Yan mga dama, magandang magandang gabi sa atin mga katropet. Muli na naman nagbabalik ang inyong DJ Papa Sim. Okay, namiss ko po muli kayong makapanayam sa ating programa Agent of Love. Matagal din tayong hindi nag-post ng ating video. So, dahil sa madaming pinagkabalahan itong mga nagdaang linggo, ang inyong paboritong DJ Papa Sim, ay medyo hindi tayo nakapag-release ng ating video, ng ating programa, Agent of Love. So, kaway-kaway tayo dyan, wave-wave tayo mga katorpe para sa panibago nating segment or episode ng ating programa, Agent of Love. At sa gabing ito ay magbabahagi tayo o magpapayo tayo sa isang letter sender natin na nanghihingi ng payo tungkol sa kanyang problema. So, pero bago yun, no? Tayo po ngayon ay nasa Olongapo City. At dito po natin ngayon sinushoot ang ating programa, Agent of Love. And share ko lang, no, habang nasa biyahe ako, dahil ngayon po ay napakasakit po ng tuhod ko, dahil mula Malolos hanggang San Simon, nakatayo po ako, no? Pagdating San Simon hanggang San Fernando, nakaupo naman ako. Pero paglipat ko ng bus sa San Fernando, mula San Fernando po hanggang Lubao, nakatayo po uli ako. So napakaganda po ng biyahe ko ngayong gabi nito, pero kahit napakahirap pa ng ating biyahe, ay kailangan pa rin nating ipagpatuloy ang ating paglalakbay. So, nakareceive po tayo ng text kaninang hapon na tanong, Papa Sim, ano po ang aking gagawin? Dahil po yung aking mga kaibigan ay nire-reject na po ako ngayon. Okay mga katorpe, sa tingin ninyo, ano ba kailangan payo natin para sa ating letter sender o sa ating nag-text na nanghihingi ng payo sa atin, no? Hindi na po natin siya pangalanan at itatago na lang po natin siya sa pangalan Examining 117. So, bali ang maipapayo lang natin sa ating kaibigang si Examining 117, dapat nating maunawaan na we cannot please everybody. Kasi pwede tayong maging ina para sa kanila, pero hindi naman tayong maging too much para sa kanila. And we can be someone for them, or we can be nothing for them. Pwede tayong maging dahilan para ma-inspire ang ibang tao, o pwede rin naman maging dahilan tayo para magalit ang ibang tao. Maaaring yung problema mo ay ito ay fault nila, or pwedeng ito ay fault mo. So dahil merong fault, pwedeng i-blame ka nila, or pwede namang i-blame mo sila. Pero di na masagot yung i-blame natin yung isa't isa. Magsisihan pa tayo. Kasi hindi naman magbibigay ng solusyon yun, katorpe. Palalawakin lang nito yung issue at palalalain. So, lagi natin tandaan that vengeance or revenge, it is not the reason to avenge. Because definitely, we are not the avengers, so why do we need to avenge? We can only heal and arrange something through proper communication. No? Napakahalaga ng pag-uusap. By building bridges of unity and love in honest and peaceful conversation. Yan, napapa-English ang inyong katope, Papa Sim. Not in mere act of emotion, but with good habit of reason and explanation. Okay? So ito yung mga bagay na dapat nating makita, no? Kapag yung mga tao ay they reject us, no? Hindi nila tayo matanggap, nilalayo nila tayo. Alam mo, lahat naman tayo, we already live in the world of discrimination, in the realm of rejection.
And in times where everybody was said something shameful to destroy us, o kaya naman in times na yung mga tao will act something bad to break or even to hurt us. But kailangan natin tandaan that hate na nga nila tayo. Hate na nila tayo. They already hate us. So, why don't we don't have any reason anymore to hate them back? Unless you want to become their personal mirror or reflection. So, kumbaga, pangit na nga yung mag-hate sila sa'yo. Dadagdagan mo pa ba ng hate? Okay? So, ano ba ang pwedeng maging solusyon para masolusyonan mo yung problema mo? Dasalin mo. Makipag-usap ka. Kung hindi makuha sa dasal, wala namang hindi nakukuha sa dasal. I do believe nun. Makukuha at makukuha natin sa dasal yan, mga katorpe. So, una, makipag-usap. No? That is a very important factor. No? Kausapin natin sila. Dahil kapag hindi natin sila kinakausap, hindi natatapos yung problema. Okay? Kaya nga, we need to improve ourselves. Okay? Because everything happens for a reason, and that reason is already our lesson. And ang tanong dyan, bakit tayo takot ma-reject? Bakit tayo takot ma-discriminate? Ito ba ay dahil it is part of our failure? Hindi tayo dapat matakot bumagsak. Hindi tayo dapat matakot matalo. Pero hindi dapat tayo mabuhay sa pagkatalo. Pero pag nandyan na yung pagkatalo, andyan na yung failure, then deal with it. No? Deal with it. Na hindi ka dapat matakot sa mga bagay na yan. So, lagi tayong babalik sa ating sarili. No? Sa ganyang klaseng problema. Babalik at babalik ka sa iyong sarili. Pero yung solution ba, para magawa mo o masolusyonan yung problema mo yan, ano ba yung ginawa mong tools para masolusyonan yung problemang yung pinagdadaanan? Ano ba ang yung ginamit? Ikaw ba ay gumamit ng anong klaseng tool para maunawaan ka nila? Or ano ba yung ginamit nilang tool para i-hate ka nila? Social media? Or pag-iwas sa'yo? Sa totoo lang, yung mga tool na to, hindi naman makakatulong to solve the problem. But the only solution is for us to be proactive with the situation and not being reactive. Ngayon, kung ayaw talaga nila sin, try to move on. Hindi mo sila mapi-please at the end of the day. But you can always forgive them, accept them, and deal with them. But again, hate ka na nila, hate mo pa ba sila? I don't think so that is a proper na paraan para mag-deal sa mga ganyan. So because at the end of the day, whatever happens, hindi natin mapi-please ang lahat. Mamahalin tayo, pero may mga taong di magmamahal sa atin. So we have to stand up and learn. Accept. Forgive. So, para sa ating text, sa text na na-receive natin kaninang hapon, yun po ay may ibigay kong payo sa'yo. If yung mga kaibigan mo ay nire-reject ka ngayon, no? Try to live your life to the fullest. No? At ngayon po, yan nga po yung matinding pinag-usapan natin ngayong gabi natin sa programa Agent of Love. So muli tayong magsama-sama sa ating programang ito sa mga susunod na panahon.
sa mga susunod na araw. And syempre, before tayo matapos ay babatiin natin yung ating mga taga-subaybay. Pero dahil hindi ko na kayo ma-shoutout isa-isa, dahil minsan may mga nagpapabati na hindi ko alam ang pangalan, so gagawin ko na lamang ay babatiin ko kayo through groups, no? So una-una sa lahat, binabati ko yung mga estudyante ko from grade 11 and grade 12, no? Grade 11 from ABM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, and 10. And YUMS 3, 4, 5 ng grade 11. BPP 1 ng grade 11. Kamusta rin kayo? CSS / CP5. Nagkala, baka may makalimutan mga estudyante ko ng grade 11 na kailangan nating mabate. Ganun din sa mga estudyante ko ng grade 12 ngayon, no? Sa mga tinuturoan ko ng philosophy, ABM 9, 10, 11, 12, YUMS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and TPS 1, yan, Arts and Design 1 ng grade 12, and BPP ng grade 12. Okay? Baka may nakalimutan kasi ako section na handle ko sa grade 11, no? Pero maraming salamat sa pakikisa nyo palagi sa klase ko at sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa Agent of Love, no? So binabati ko rin yung aking mga co-teacher sa La Consolacion University Philippines, from ECE to grade 10, and ganun din naman sabi nila sa mga full-time housemate estudyante natin, o sa mga co-teacher ko from grade 11 and grade 12, no? Binabati ko rin po kayo. Okay. Sa ating mga kaibigan na nasa opisina, okay? Binabati ko rin po kayo, okay? Sa mga taga SDS, sa mga taga IEP, okay? Shout out po sa inyo. Ngayon po, sa lahat ng gustong mag-shout out, you can comment your name or yung mga pangalan na gusto nyong ipa-shout out sa ating o sa aking YouTube channel Papa Sim. So i-upload ko po sa Facebook yung video na to, and it will also be uploaded sa YouTube, no? Sa YouTube po kayo mag-comment para sa mga susunod po nating programa ng Agent of Love ay mababati ko po kayo. Again, maraming salamat sa mga sumasabay-bay sa ating programang Agent of Love. At bago tayo matapos sa ating programang ito, syempre hindi natin pwedeng kalimutan ng ating mga sponsor. At muli na naman pong nadagdagan ng ating mga sponsor. Okay? Maraming salamat sa ating Bondox Company, no? Sa ating sponsor ng Bondox Payong. Sa bawat pagluwa ng iyong mata at ng iyong paligid, ang payong namin na maasahan mo, Bondox Payong. And of course, this program is brought to you by Bondox Padlock. Kahit anong susi, kahit anong tigas ng kandado, walang makakatalo sa Bondox Padlock. And of course, sponsor din natin ngayon ang Bondox Tailoring by Ma'am Jessica Bondox. Okay? At lumalago na po yung aming negosyo. At maraming salamat. At dito po nagtatapos ang ating programang Agent of Love. Kaway-kaway tayo mga katorpe. Thank you very much.